Hello, good morning, good morning, good morning. Andiyan na po ba kayong lahat? Tawagin na si nanay, si tatay, si ate at si kuya, at maging si bunso para sa pag-aaral natin ngayon ng pagbasa. Dahil gagawin nating masaya ang ating pagbasa sa umagang ito, kasama nyo si Teacher Jane. Ayan, sige. Excited na ba kayo sa bago nating aralin ngayong araw na ito? Ayan, so samahan nyo ako na habang pinag-aaralan ng alpabetong Filipino ay nag-e-enjoy din tayo sa pag-awit. Ano? Dahil gagawin nga nating enjoyable ang ating pagbasa, kaya dyan lang kayo. Huwag po kayong bibitaw hanggang sa isang oras nating pagsasama para sa ating pagkatuto sa ating aralin ngayon. Ayan, so dito rin sa ating aralin ngayon ay meron tayong tinatawag na kuweletra. Matutunghayan nyo rin ang mga kwentong letra ni Teacher Jane. Kaya sama-sama nating sagutin ang mga katanungan mamaya. Okay. So bago ang lahat, tayo ay umawit muna. Learn with Teacher Jane, kindergarten teacher, Teacher Jane, Teacher Jane, Teacher Jane Channel. Sa tunog nito, halika, samahan niyo ako. Alpabeto, halina't tuklasin mga tunog nito. Atin ang awitin sa saling ng tutugin. Ulit-ulitin natin, sabay-sabay tayo. Ito ang titik A, aso, atis, apoy. Ito ang titik B, kapoy, pa-pa-paay, pa-pa-pasong. Ito ang titik C, candy, kamel, kamote. Ito ang titik D, tila, daga, dahon. Ito ang titik I, ekis, espada, elepante. Ito ang titik F, fairy, firefly, fish. Ito ang titik G, gabi, guro, gumon. Ito ang titik H, ikaw, ipon, hayo. Ito ang titik I, isda, ipon, isa. Ito ang titik J, jacket, jipni, jaguar. Ito ang titik K, keso, kilay, kambing. Ito ang titik L, lapis, labi, langgam. Ito ang titik M, mani, mukha, mano. Ito ang titik N, noo, niyo, nanay. Ito ang titik O, oso, ostrich, orasan. Ito ang titik P, puso, pusa, piso.
Ito ang feeling you. Quezon. Queen. Queen. Ito ang titik R. Rello. Rabbit. Rato. Ito ang titik S. Saging. Suman. Sitaw. Ito ang titik T. Talong. Tako. Tatlo. Ito ang titik U. Ubat. Upo. Unan. Ito ang titik V. Violet. Van. Violin. Ito ang W. Walo. Watawan. Walis. Ito ang letter X. X-ray. X-rock. Telephone. Ito ang titik Y. Yellow. Yo-yo. Yo-yo-yate. Ito ang titik Z. Zebra. Zipper. Zero. Ating pag-aralan ang ating alpabeto. Halina tutlasin mga tunog nito. Atin ang awitin sa tayo ng tutukin. Ulit-ulitin natin, sabay-sabay tayo. Ayan. Ayan. So, maraming salamat. Napakanta ba kayong lahat? So, good morning muna sa mga schools division ng Tacloban City na nanood sa atin ngayon mula sa Mindanao, Kidpawan City Division. Hello po. Maraming salamat po watching from Pampanga. Yan, maraming salamat po, Ma'am Rosalita T. Batersal. Galing-galing naman ni Ma'am. Yes. Thank you po. So, muli po, balikan natin yung ating pinag-aralan ng nakaraang Lunes. Ayan. So, ilan nga po uli ang ating patinig? Ayan, ay show na agad. Ano? Pero okay lang yan. So, ilan nga po uli ang ating patinig kung talagang kayo ay nakinig at naaalala niyo yung ating parang pinag-aralan last Monday. Ilan ang patinig ng alpabetong Filipino? Sige, comment down. Yan, sige po. Sa mga pumapasok pa at bagong pasok. Ayan, sige po. Sama-sama po tayong matuto ngayong umagang to. So, noong nakaraang Lunes, pinag-aralan natin na meron tayong limang patinig na binubuo ng A, E, I, O, U. At meron tayong 23 katinig at yung mga hindi ko po nabanggit sa alpabetong Filipino or mga titik or letra ay yun po yung ating katinig. Okay? So, laging tatandaan ito mga bata ha? Dahil ito ay napaka-importante. Ayan. So, bago pa lang pala lumalabas yung mga comment nila. 5 po. Salamat po, Delma. Sabi ni Joji, 5. Ayan. Sabi ni Edraline, 5 po. Very good. Talagang nakikinig kayo sa ating leksyon noong nakaraang Lunes. Okay? So, tingnan natin itong pinag-aralan uli natin noong nakaraan. Sabi natin, ang patinig ay binubuo ng 5 letra. Okay? Ito ay ang A. Sabayan nyo nga si Teacher Jane. A. 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 Aso. Aso. E. 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 Lepante. Lepante. I. 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 Ibon. Ibon. O. O. O.
Oso. Oso. U. 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 O, yung mas mahaba pa, mga bata. U. U. Usa. Usa. Ayan. Ito ang mga patinig ng ating alpabetong Filipino. Huwag na huwag natin kakalimutan. At ito nga po ay inisa-isa natin para mas ma-digest natin o mas malaman natin ang bawat letrang ito. Sinimulan natin to nung nakaraang linggo sa letrang A. Okay? Nandito pa ba kayo? Lahat po ba'y nakikinig pa? So, sinimulan natin to sa letrang A. At ang mga halimbawa po na binigay nyo ay ahas, aso, araw. Sa English, meron din tayo alligator, apple, at sa Tagalog, asukal, atis, at apa. Okay? So, wag na wag kakalimutan ang letrang A dahil ang kailangan mo lang gawin ay ibuka ang iyong mga bibig para mabigkas ang letrang A. Isa pa nga, gawin nga natin na bigkasin ang letrang A. 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 Very good. Nakakasabay ba ang lahat? Oo. Yan. So, salamat sa mga taga-Caloocan Elementary School. Ayan, good morning from SDO Pangasinan na nanonood sa atin ngayon. So, pwede nyo i-share yung ating link. Ano nga ito? Share itong ating page. Hindi ko alam kung ano i-share eh. Share nyo na lang ako. Yun. So, i-share natin ito para mas marami pang makapanood at makarating ang ating aralin ngayon. Kasi lahat po ito ay libre lamang. Ang kailangan nyo lang gawin ay pagtuunan at bigyan ng oras para po hindi na tayo mahirapan magturo sa inyong mga anak. At sabi ko nga po sa inyo, ang mga magulang or sino mang nakakatanda na hindi pa ganoon nakakabasa, welcome na welcome po kayo sa ating pag-aaral ngayon dahil ang pagbabasa ay walang pinipiling edad. Okay? Bata ka man, matanda. Okay? So, pwede ka po rito. Okay? So, hello po from Quezon City. Ayan, maraming nanonood sa atin ngayon. Salamat po sa sa La Union. Meron din tayo, Olonga po. Okay, next. Ayan, so ating bagong pag-aaralang letra ay ang letrang E. Magbibigay tayo ng focus sa letrang E. Okay, so ito ang tunog nito ay E. E. Eh. Oh, sabi ko sa inyo nung nakaraan, 'di ba? Kailangan mo lang gumiti. Sa buhay natin kailangan natin gumiti kasi pag lagi tayong nakasimangot, mabilis tayong tatanda. Kaya ngayon, maging kaibigan natin si letrang E. Ayan, kahit na puyat, na antok, katulad ni teacher, pero lalaban tayo ngayong araw na 'to para sa kinabukasan ng pagbabasa ng ating mga kabataang Pilipino. 'Yan. Talaga namang kumu-quote si Teacher Jane. So, pag-aralan natin ito, sabay-sabay natin bigkasin ang letrang E. 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 Okay, oh, sige. Para ganahan kayo, ihanda ko ulit ang magic music ko ngayon. Para ganahan tayo ulit. Okay! Kapag sinabi ko na e-e-e, uulitin mo ang e-e-e. E-e-e? E-e-e? E-e-e! Kapag sinabi ko ang letrang E, sasabihin mo ay e-e-e. E-e-e. Isa pa. Ayan, nakikisabay si Alitza. Kapag sinabi ko ang letrang E, ang sasabihin mo ay e-e-e. 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 Yan. Medyo nahihiya-hiya pa sila. Okay. Bigyan natin ng mga halimbawa ang letrang E. Pero bago ang lahat, gusto ko muna, okay, bigyan nyo ako ng mga halimbawa ng mga salita na nagsisimula sa letrang o sa tunog, E. Okay. Start na po. Bigyan nyo ako ng mga salita na nagsisimula sa tunog, E. E, E, E.
Yan, si Andrea Singson, napapakanta talaga. Hello, Ashlyn. Ayan, nawala. Ashlyn Sarile. Okay. Yan, sabi ni Rose Ann Canlas. Elepante. Very good. Sabi ni Manilyn Flores Eggplant. Good job. O ano pa? Bigyan niyo pa ako ng mga salita na may tunog na e. Ayan. Ito, makikita natin. Ayan, sabi ni Mariam. Ayan. Na, ang bilis, ano? Na bigla akong naduduling. Nawawala na yung comment niyo. Sabi ni Mariam LC. Very good. Sabi ni Odisa. Sabi ni Alitza, talagang active na active si Alitza July. Ekis. Envelope. Sabi ni Marichen. Very good. Sabi naman ni Rosemary. Nasaan na yun? Aeroplano. Very good, Rosemary. Yan. Sige. Dila. Sabi ni Dila, Arieta Egg. Ayan. Ay, yung isa naman, hindi nagpatalo. Sabi ni April, egg yolk. Very good. Good job. Tama naman yun. Sabi ni Matthew, Malabag, election. Tama. Sabi ni Marilu Reyes, Espanyol. Good job. Ayan, di ba napakaraming mga salita na may tunog na e? O, sabi ni Heather Torres, echo. Good job. Ano pa? Sige. Marami pa tayong oras. Ayan, sabi ni Jane Dolorzo, estatua po. Very good. Ayan, may nagsabi din ng espada. Sabi ni Ruth Zambrano. Ayan. So, merong egg pie. Yan, ilod. Ayan. So, very good. Sabi ni Marichan, education. So, maraming salamat sa lahat ng mga nagsagot. Ayan, meron nagsagot. Etulay. Very good. Siya nga naman. Nagsisimula ang Etulay sa letrang o sa tunog na E. Very good. Okay, so nandito yung ibang mga example na binigay ni teacher. O, tingnan po natin, ha. Medyo lobat, sir. Direct. Ayan. Okay, ito yung mga example na ginawa ni teacher. At alam ko, nandito rin yung inyong mga sinabi na example kanina. Katulad ng elepante, espada, eggplant, enter, ekis, egg, at sinabi nung isa ay egg yolk. Okay? Very good. So, ilan lamang ito sa mga halimbawa ng tunog e. Okay? Ito ay napakahalagang pag-aralan dahil ito ay isa sa bubuo ng ating salita o sa bubuo sa ating pagbasa ng isang salita sa mga susunod na araw. Okay? Ayan. Excellent. So, ngayon naman, ay pumunta tayo doon sa tinatawag natin kuletra. Okay? Dalawa yung letra na pag-aaralan natin ngayon. Okay? Para mas mabilis na nating matapos ang patinig. So, ito yung kwentong letra ni Teacher Jane. O, makinig mabuti sa ating kwento ngayong araw na ito dahil pagkatapos nito ay meron kayong sasagutan ng mga tanong. Okay? So, ayan. So, good morning pa rin po from Kia Tau Elementary School from Cotabato Division. Okay. So, ito, simulan na natin ang ating kwento ngayon. Makinig mabuti, mga bata, at intindihin ang ating kwento ngayon. So, ang pamagat ng ating kwento ngayon ay si Emong. Ayan. Hindi si Sir Emong, ha, pero si Emong. Okay. Ayan. So, si Emong, ito ay isinulat ni Teacher Jane. Okay. So, handa na ba kayong makinig ng kwento natin? Okay. Sige. Okay. Yeah, so, gusto niyo mong makasala si Emong? So,
So mamaya merong literal na emong at merong kwentong emong lang, okay? So si emong ay isang masayahing elepante. Oh, taas ang kamay ng masasayahin dito, katulad ni Teacher Jane. Yay! Ayan. So ang pagiging masayahin talaga ay isang katangian na kung saan ay hindi makukumpara sa ibang bagay kasi ito ay nakakapagpabata daw. Yan. Tingnan natin ha. Si Emong ay isang masayahing elepante. Mahilig siyang magsayaw. O, napanood niyo ba si Sir Juan kanina? Para siyang si Sir Juan na mahilig magsayaw kahit buong araw. Walang kapaguran si Emong. Siya ay matatagpuan sa isang zoo sa Europa. So, ang Europa ay isang kontinente. Ayan. Oo, kasi for the sake ng letrang E, okay, Europa. Isang araw ay bumisita rito ang pamilyang Ertiga upang maglibang. Sila ay si Errol, Eva, Edgar, at Elena ay kasama ng kanilang magulang na sina Nanay Esther at Tatay Enteng. Nakita ng mga kaibigan ni Emong na natutulog siya. Kaya naman, agad nila itong ginising. Emong! Emong! Kising! May bisita tayo! Agad namang tumayo si Emong at sinilip ang padating ng mga bata at agad din siyang nagpakitang gilas. Siya ay sumayaw ng sumayaw ng sumayaw. Ayan. Okay? Tuwang-tuwa naman ang pamilyang Ertiga dahil ito ang unang pagkakataon na makakita sila ng isang napakalaking elepante na sumasayaw. Ayan. Naunawaan niyo ba? Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Okay. So, ito ang mga tanong pag-usapan natin. Ayan. Sino ang elepanteng mahilig sumayaw? Okay? Ito na ang oras nyo para i-type ang inyong mga sagot sa ating comment section. Okay? Mga bata na hindi pa marunong mag-type, pwede kayong magpatulong kay nanay at tatay. Pwede din kay ate o kay kuya o sinong nakakatandang kasama nyo. Sino ang elepanteng mahilig sumayaw? Si Sir Juan ba? Ay, ang sabi ni Avia na Orbe, si Emong. Very good. Sabi din ni Joseph Conrad Bulaklak, Emong po. Ayan, very good. At nakikinig talaga si Daisy Entienza, si Emong. Good job. O mga mami, hayaan yung ang mga anak niyo po magsagot ha, para ma-develop yung kanilang critical thinking o yung kanilang pag-iisip ng tamang sagot. Okay? Ah, si teacher daw ang mahilig sumayaw. Hindi ko po talent 'yon, pero susubukan ko para sa inyo minsan. Ayan. Sino pa? Ayan, ang daming sumagot. Hello. Okay, hello po, sabi ni Fuente. Hello po. Ayan. So, ang pangalawang tanong, anong uri naman ng hayop si Emong? Sige nga. Anong uri ng hayop si Emong? Ayan, may mga nag-a-advance na ng sagot, oh. Okay? Anong uri ng hayop si Emong? Siya ay isang? Sabi ni Michelle. Nasaan na yun? Isang elepante daw. Sabi ni Amelia, elepante. Ayan, sabi ni Nelsie, elepante, very good. Ayan, isang patunay lang ito na kayo ay nakikinig sa ating kwentuhan ngayon. Ayan. Sino bang nagsagot? Sabi ni Joyce Azen, elepante. Okay? Si Emong ay isang elepante. Tama yan. O pangatlong tanong naman, sino ang bumisita sa zoo? Anong pangalan ng pamilya nila? Anong pamilya o sinong pamilya ang bumisita sa zoo? Sige nga. Anong kasagutan? Pamilya? Pamilya ano? Pamilya? Ayan, very good. Sabi ni
Ayan, ang bilis, no? Sabi ni Alitza, July, Pamilya Ertiga. Very good. Talaga namang attentive na attentive si Alitza. Ayan, sabi ni Resty, si Ertiga po. Sabi ni Michelle, Pamilya Ertiga. Very good. Galing ko, ma'am, no? Opo. Asan yun? Nagnawala agad. Ayan. Nako, nanonood din si Liza Dalit. Ayan, si Teacher Liza. Hi, Teacher Liza. Pamilya Ertiga. Kasi may mga pamangkin din siya sa kanilang bahay. So, pang-apat na tanong naman. Sino-sino ang kabilang sa Pamilya Ertiga? O, sige, isa-isa lang. Sino-sino ang kabilang sa pamilya nila? Ang mga kabilang sa Pamilya Ertiga ay sino? Oh yes, meron kang star, Resty. Yes. Ayan. Sino ang kabilang sa Pamilya Ertiga? Ayan, sumagot na naman si July. Si Errol po. Sabi ni Rose naman, ay si Eva. Very good. Sino pa? Meron pang iba. Meron pang iba na kabilang sa Pamilya Ertiga. Sabi ni Jenny Boktoy, si Nanay Esther. Very good. Meron pa ba? Ayan, sabi ni Francine, Eva. Sabi ni Jang Ali, Errol. Very good. Sino pa? Sabi ni Jaymar Obo, Esther. Very good. Aba, si Queen Yuri daw pala ang nasagot. Hello, Queen Yuri. Ayan. So, sabi ni July, si Elena. Ayan. Yung ibang hindi pa nabanggit. Sino pa yung mga hindi na nabanggit sa ating kwento? Ayan. Si Edgar, sabi ni Maisel. Very good. Si Emong ba kasama sa Pamilya Ertiga? Ayan. Gusto niyo isama natin? O, sa susunod. Ayan. Si Tatay Enteng daw. Sabi ni Gwi Leki. Ayan. Ang hirap naman ang pangalan mo, bunso. Ayan. So, lahat ng inyong mga sagot ay tama. Okay? So, kayo talaga ay nakikinig kay Teacher Jane. Kaya masayang-masaya si Teacher dahil nasasagot niyo yung aking mga katanungan. Number 5, kayo din ba ay masayahing bata? Sino yung mga masasayahing bata? Taas ang kamay. Sino ang masasayahing bata? Ayan. Sino masasayahing bata dito sa mga nanonood? Kasi si teacher, masayahin si teacher na bata. Bata pa ba si teacher? Opo. Aba, syempre po. Ayan. Ayan, ako po, sabi ni Stair, masayahin daw siya. Ayan, very good. Sabi ni Michael Pangelino, opo teacher, sobrang saya ko po teacher. Ay, sobrang saya din ni teacher dahil nanonood ka, Michael. Ayan. Sabi ni Krisha May, ako po, masayahin. Very good. Ayan. Sabi ni Mila, opo. Ayan. Ayan, sabi ni Michael, I miss you, teacher. Masaya po ako. I miss you too. Ayan, tiga saan ka? Ayan. Okay, so natutuwa ako dahil kayo ay masasayahin. Sabi din ni Glenver, ako po ay masayahing bata. Yan. Sabi ni Julces, ako po, ma'am, masayahin ako. O, ito yung pang-anim nating tanong. Ano ba yung naidudulot sa inyo ng pagiging masayahin? O, yung mga sumagot kanina na masayahin sila, ano ba yung naidudulot sa inyo na pagiging masayahing bata? Sige nga. Ano yung nagagawa sa inyo? Ano ba yung nararamdaman nyo kapag nagiging masayahin kayo? Sige nga. Anong nararamdaman nyo? Ayan. Nakakagaan po ng pakiramdam. Correct. Sabi ni Shoni. Totoo yun. Masarap sa pakiramdam kapag tayo ay masayahin. O sabi naman ni Stair, pinapasaya po kami ni Mami. Ayan. Thank you, Mami, sa pagpapasaya kay Stair sa Pinoso. Ayan, ma'am. Sabi niya, bumabata po kami, ma'am. Ayan. Medyo nawawala. Ano? At sabi din ni Ang si Brady, ang pagiging masayahin daw ay pagiging healthy, correct? Kasi kapag ka ikaw ay malungkutin, ay ano, ikaw ay masakitin.
Ano? Kaya dapat laging nakangiti para yung katawan natin ay sumasabay na nagiging healthy din. Okay. Ano pang sabi dito? Ayan. Sabi ni Rain Kyrie, minamahal po ako ng pamilya ko. Ayan. Very good. Salamat po sa pamilya ni Rain. Ayan. Sabi ni Wilma, stress-free po. Correct. Kasi napakadaming stress sa paligid, di ba? So, kailangan natin ingiti. Ang ingiti yung mga stress na yan sa ating kapaligiran. Ayan. Sabi ni Elia, masigla po maglaro. Ayan. Very good, Elia. Pinapasaya po kami ni Mama po at saka po ni Papa po ang aking pong pamilya. Ayan. Sabi po ni ano, napakagalang naman ni Tony. Hello, Tony. Torres. Ayan. Very good. So, totoo po yung mga sinasabi nyo na isa sa nagpapasaya din sa atin ay ang ating pamilya. Kaya nga, salamat kila nanay at tatay na kahit ngayon new normal, di ba, sinusuportahan kayo sa inyong pag-aaral. Kaya huwag kalimutang magpasalamat kila mami at daddy, ah, kasi sila yung nagiging guru nyo ngayon sa inyong tahanan. Kasi hindi pa kayo pwedeng lumabas, di ba? Kaya magpasalamat kila mami at daddy kasi isa sila sa nagpapasaya sa inyo. Kahit na-stress sila mami at daddy nung nakaraan, mga nakaraang mga buwan dahil sila yung magtuturo sa inyo, pero alam ko naging masaya din sila kasi lagi nila kayong kasama. Ayan, salamat po. At ang ating pangpitong katanungan ay ano naman ang talento ni Emong? Sige nga. Ano yung pinakitang talento ni Emong? Natandaan nyo ba? Natandaan ba ng aking mga kids ngayong araw na ito? Ano kaya ang talento ni Emong? Sabi ni Alicia, talaga namang napaka-active ni Alicia. Sabi niya, mahilig po siyang sumayaw. Sabi ni Mila, pagsasayaw po. Very good. Ayan. Sumasayaw po, sabi ni Angsi Brady. Ayan, sabi ni Jovita de Guzman Marinas, ang galing-galing mo, Teacher Jane. Salamat po. Talaga naman pong nakakataba ng puso. Ano? Sabi ni Gina Ramos, like you, ma'am, ang saya-saya ninyo po. Sabi ni Resty, pagsasayaw po. Correct? Ayan. Ayan. So, alam nyo ba na ang pagsasayaw, katulad ng ginawa ni Sir Juan kanina, bago ang ating aralin ngayon, di ba? Iyon ay nakakapag-healthy din ang katawan. Ayon ay nakakapag-condition ng ating katawan upang magawa natin ang ating mga gawain sa araw na ito. Okay? Katulad ng ating pagbabasa, maganda na simulan natin sa pag-unat-unat at saka pag-exercise, pagsasayaw, upang sa gayon ay maging malakas tayo at hindi tayo tatamlay-tamlay. Ano? Hindi tayo nanghihina. Kasi ang pagsasayaw ay isang paraan ng pag-ehersisyo at pagpapalakas ng ating katawan. So, mga bata, ano, huwag laging gadget ang hawak, ha? Huwag laging cellphone ang hawak. Tuwing lang manonood sa mga tutors natin dito sa Etulay, sa kahawakan ng mga gadgets. Pero, kapag ka hindi na oras ng pag-aaral, pwedeng magsayaw-sayaw, pwedeng magkumanta-kanta. Katulad na ginagawa ng teacher para mahasa ang inyong mga talento. Okay? At hindi masira ang ating mga mata sa pagtingin lagi sa cellphone at gadgets. Okay? So, thank you so much, guys. Talaga namang pinakinggan nyo ang ating aralin, ang ating kwento ngayon na si Emong Elepante. Okay? So, may mga katanungan pa ba kayo? Dahil pupunta na tayo sa susunod nating letra. Ayan. So, natutuwa ba kayo at natututo sa ating aralin ngayon? Ayan. Oh, natututo ba kayo? So, sabihin nyo lang po, opo, teacher. Okay, sige. Punta na tayo sa ating susunod na letra. Okay, ito ay ang letrang E. Tunog E. Sorry, ito ay tunog. Okay, ito ay ang tunog E. Okay, E. Iyo, sige, umawit muna tayo para tayo ay ganaganahan. Whew. Okay.
Simulan natin. Nandyan pa ba kayo? O, kapag sinabi ko na ang letrang I, Kapag sinabi ko ang letrang I, ang sasabihin mo ay Kapag sinabi ko ang letrang I, lalakasan mo ang sabi mo ng Yan, may puyok si teacher kasi puyat eh, no? Isa pa, kapag sinabi ko ng letrang I, sasabihin mo ay O ayan, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, kapag pagka binibigkas mo to, para bang ikaw ay nanggigitil. Parang ikaw ay binibigyan mo ng diin ang tunog na ito. Isa pa ha? Sabayan nyo si Teacher Jane sa inyong mga bahay, kasama si Lolo, si Lola, si Nanay, si Tatay. Tawagin mo rin si Ate at si Kuya. Sabay-sabay nating bigkasin ang letrang E. 1, 2, 3, and 4 Hindi mo pasok. Yan. Okay naman. Mga nanonood, sige nga, bigkasin nyo ang letrang E. Ang tunog E. Yan, sumasabay po sila. Sige pa. Ayan, mga bata, gusto kong ipaliwanag sa inyo, no? Iba ang E sa I, ha? Ang E ay malambot at ang I ay matigas. I. Ito ay tunog, ha? Hindi ito, hindi natin binibigyan focus yung letra muna, yung tunog muna ng letra. Okay? Isa pa. Ayan, so, sunod natin. Ano naman ang mga salita na nagsisimula sa tunog I? Okay, type down your answers. Okay, type niyo na kung anong mga salita na nagsisimula sa tunog I. Sige nga. Babasahin ko ang mga comment nyo. Bigyan nyo ako ng salita na nagsisimula sa I. Ang sabi ni Cyril, itlog. Sabi ni Lynn, itak. Very good. Ano pa? Sabi ni Jilay, isa. Ayan, very good. Sabi ni Marilu, ilog. Good job. Sabi ni Amelia, isda. Tama ka dyan. Ano pa? Sabi ni Maisel, ilaw po. Very good. Ano pa kaya ang mga nagsisimula sa I? Ayan, sabi ni Ira, ink. Ayan. Okay, sabi ni Rain, ipis. Ay, ipis. Tama yon. Sabi ni Ayeka, ilaw. Very good, Ayeka. Sabi ni Marilu, ilong. Okay, sino pa? Hello, teacher. Hello, heart. Ayan. Ano pa ang mga salita o mga tunog I? Ayan, merong ilong, ilang-ilang, ipo-ipo, sabi ni Aaron, ina, sabi ni Nash, ayan, iglo, sabi ni Paula, at marami pang iba. Very good. Talaga namang sa tunog pa lang ng letrang ito ay malalaman na natin ang mga salita na nagsisimula sa I. Okay. At narito yung mga hinanda ni teacher o ilan lamang sa mga halimbawa ng tunog I. Ayan, sino nagsabi ng ilaw? Very good. Nandito ang ilaw. May nagsabi din ng ibon. Very good. O, may nagsabi din kanina ng ina.
Good job. Meron din nagsabi ng isa. That's correct. Meron din nagsabi ng isda po, teacher. Ayan, tama yan. At meron din namang nagsabi ng ilog. Okay. Very good. So, lahat ng yan ay tama. Lahat ng sinasabi nyo ay tama. Okay? So, itong mga salitang to ay nagsisimula sa tunog I. Sabay-sabay nating sabihin, ha? I-i-ilaw. I-i-ilaw. I-i-isa. I-i-isa. I-i-ibon. I-i-ibon. I-i-ina. I-i-ina. I-i-isda. I-i-isda. I-i-ilog. I-i-ilog. Isa pa. I-i-ilaw. I-i-ilaw. I-i-isa. I-i-isa. I-i-ibon. I-i-ibon. I-i-ina. I-i-ina. I-i-isda. I-i-isda. I-i-ilog. I-i-ilog. Okay, at maraming pang iba. Okay? So, maraming salamat sa mga naki-operate. So, dumako ulit tayo sa ating kwento letra. Okay? Ang kwentong letra ni Teacher Jane. Okay? So, tingnan natin. Ang kwento natin ngayon ay si Etulay ang inahing ibon. Okay? Si Etulay ang inahing ibon. Uulitin ni Teacher sa ating pagkukwento ko ngayon, laging makinig, laging isa puso, at laging isa isip upang sa gayon mamaya ay maunawaan at masagutan ang mga kwento, ang mga tanong na itatanong ni teacher. At sisiguraduhin ko na sa ating pagtatapos ng kwentong ito ay meron kayong matututunang magandang aral. Okay? Simulan na natin. Game na kayo? Yan. Opo. Sige, simulan natin ang kwento ni Etulay. Si Etulay ang inahing ibon. Ito ay isinulat ni Teacher Jane. So, si Etulay ay isang inahing ibon na maalaga. Ayan, teka lang ha. Sumasakit na aking panga. Ayan, si Etulay ay isang inahing ibon na maalaga sa kanyang mga anak. Tuwing umaga, ay tinitiyak niya na maagang-maaga siyang gumigising upang maghanap ng pagkain para sa kanyang mga anak. Umalis siya ng kanyang pugad at naghanap ng makakain. Napapunta siya sa ilog at doon ay nag-abang ng isda. Mga ilang minuto pa ay, ayun, may isda. Ang sabi ni Etulay. At nakahuli na siya ng isang malaking isda na halos hindi na niya madala. Ayan. So ito yung ating maikling kwento. Naunawaan niyo ba ang ating kwento ngayon? Naintindihan ba? Ayan, sabi ni Crystal, opo. Okay. So tingnan natin at pag-usapan natin ang mga tanong. Ah, hindi pa pala tapos. Sorry. Nagpalipad, lipad. Ayan, kala ko tapos na, sorry ah. Nagpalipad-lipad siya ng dahan-dahan upang madala ang mabigat na isda hanggang sa makauwi na siya ng kanyang pugad. Tweet, 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 tweet. Hindi pa pala tapos. Ang sabi ng mga inakay ni Etulay. Isang napakagandang umaga, mga anak. Ang sabi ni inahing ibon. Narito na ang inyong umagahan. Sige, pagsaluhan na ninyo. Dagdag pa ni Etulay. Ayan, sigurado tapos na yon. Pag-usapan natin ang mga katanungan. Naunawaan po ba ang ating kwento? O, mag-comment lang pag hindi naunawaan kasi ulitin ni teacher.
Ulitin ni teacher kapag hindi naunawaan. Ayan, sabi ni Jilay, opo teacher, talaga naman kanina pa si Jilay, nakatuto kay teacher Jane, simulang magsimula. Ano yun? Simula nang magsimula si teacher. Okay, sige, simulan na natin ang pagsagot. Sino ang maalagang ibon? Ah, sige nga, pakitype nga ng inyong mga sagot. Sino po ang maalagang ibon sa kwento ni teacher Jane? Sino? Sino? Sabi ni Ayeka, si Ilay po. Very good, Ayeka. Sino pa? Ayan, sabi ni Maisel. Hello, Maisel. Si Ilay. Sabi ni Ira, hindi ko po matandaan. Gusto mo ulitin ni teacher? Ah, sige, mamaya. Titingnan natin, ha? Pero yung iba ba natandaan? Sino yung maalagang ibon? Ayan, si Ilay. Sabi ni Mean. Ah, sabi ni Andrea De Silva, yes, malinaw, ma'am. Okay. Okay. Sabi ni Rose, si Ilay po. Si Ilay ang inahing ibon. Very good. Ang gagaling naman ng aking mga estudyante ngayong araw na ito. Ayan, sabi ni Hart, si Ilay. Okay, sige, bilisan na natin. Sabi, sa pangalawang tanong naman, anong uri ng hayop si Ilay? Sige nga. Anong uri ng hayop si Ilay? Siya ay isang ano? Si Ilay ay isang ano? Ayan, sabi ni Joyce Azen, ibon po teacher. Ayun si Ayeka, napaka-active naman ni Ayeka. Very good, kanina pa nakikioperate kay teacher. Si Ilay po ay isang ibon. Nakakita na ba kayo ng ibon? Marami bang ibon dyan sa inyo? Di ba? May iba't ibang kulay ng ibon. Merong malaki at merong maliit na ibon. Ayan, sabi ni Neil. Sabi ni Ritzel, ibon. Very good. Sabi ni Bing, ibon po. Ayan. Very good. Sabi ni Yuan Skyler, ganda naman ang pangalan ni Kuya, si Ibon. Ah, Ibon po. Very good. Pangatlong tanong, ano ang ginagawa niya tuwing umaga? Sige nga, kung natatandaan niyo pa, anong ginagawa ni Ilay tuwing umaga? Siya ay ano? Anong ginagawa ni Ilay? Siguro ginagawa din ito ng mga nanay niyo. Siya ay ano? Anong ginagawa ni Ilay? Pumupunta, ayan, sabi ni Chel, pumupunta sa ilog upang kumuha ng isda. Very good. Okay, ano bang sabi ni Bianca? Ang sabi ni Bianca ay naghahanap ng pagkain. Sabi ni Richel, kumukuha ng isda. Napakagaling naman. Wow, napaka-sexy naman ni Teacher Eileen. Ayan, ako, kabang-abang mamaya ang storytelling, manood din kayo, ha. So, ano sabi ni Troy? Sabi ni Troy, gumigising daw ng maaga, umaga. Very good. O ang mga nanay at tatay niyo sigurado ay gumigising din ng maaga para sa inyo ay makapaghanda sila ng mga pagkain niyo, di ba? So, lagi magpasalamat kila nanay at tatay, ha, dahil sila ay gumigising ng maaga para maghanap ng pagkain. Ayan, very good. Ayan, ang dami namang nagnasagot. Okay, pang-apat na tanong. Ano ang nakuhang pagkain ni Ilay? Sige nga. Ano yung pagkain nakuha niya? Di ba kumakain ang mga ibon ng bulate? Pero hindi siya nakakuha ng bulate eh. Ang nakuha niya ay ano? Ang nakuha niya, sa tama, sabi ni Aaron, Esperida isda po. Good job. Excuse me. So, anong nakuha niya? Anong sagot ng iba? Sabi ni Brayden, isda po. Ayan. Very good, Brayden. Sabi ni Lorraine, isda. Ayan. Sabi ni Yuan Skyler, isda po. Ayan. Sino dito ang kumakain ng isda? Taas ang kamay. Okay. So, ang isda ang isa sa pinakamasustansya din na pagkain. Ano? Kakain tayo ng isda. Dapat.
Ayan, marami pang sumasagot. Mamaya, sasagutin kayo ni teacher din, ano? So, pang limang tanong. Saan siya nakakuha ng pagkain? Sige nga. Saan nakakuha ng pagkain si Inahing Ilay? Saan nakakuha ng pagkain? Sige nga, kung natatandaan pa ng mga kids, ng mga nanonood. Saan nakakuha ng pagkain niya? Si Yuan, ang bilis naman ni Yuan. Sa ilog po, teacher. Ayan. Sabi ni Mila, Besa, sa ilog po. Sabi ni Richel, ilog. Very good, kids. Sabi ni Craven, ilog. Ayan. Ayan, ang daming sumasagot. Very good. Sa ilog po, from Joaquin Matthew Magpugay. Hello, Joaquin. Salamat sa panonood kay teacher at pakikinig sa kanyang kwento. Okay, sino pa? Ayan, sabi ni Rose Diaz, sa ilog po. Very good, ang gagaling naman. Talagang nakikinig kay teacher. Ayan, ayoko nang matapos yata, pero malapit na tayong matapos. Okay? Ayan, so sabi ni Baron, sa ilog po. Okay, sagutan natin ang pang-anim na tanong. Ilang isda ang nahuli ni Inahing Ilay? Ilan? Ilang isda po ang nahuli ni Ilay? Yan, ilan daw? Oy, umbilis naman ni Chel pala Polansko. Isa. Very good. Sabi ni Richel, isa. Si Ines, isa. Ayan. Annalyn, isa po. Very good, kids. Sabi ni Dian, or ni Dean, April Clarence Gonzalez. Napakahaba naman ang pangalan mo, bunso. Isa po. Very good. Lorraine, isa. Ayan. Napakaganda ng pangalan ni Dian. Okay. Ano pa? Ayan, ang daming nasagot talaga kay teacher. Sabi ni Kate, Zaira, isa po. Ayan. Marunong ba kayo magbilang? Okay, pakita nyo nga kay nanay at tatay yung isa sa inyong mga daliri. Isa. Ayan, isa. Okay, very good. Okay, ang pang-pito natin o panghuli nating katanungan. Anong katangian ni Ilay ang gusto mong gayahin o tularan? Sige nga. Anong katangian? Anong nagustuhan mo kay Ilay? Anong nagustuhan mo kay Ilay? O katangian niya na gusto mong tularan? Ma'am, di mo po ako nakikita. Hello, Nikki! Nakikita na kita. Oh, nakikita na kita, bunso. Ayan. Si Ilay ay ano? Si Ilay ay maalaga po sa anak, sabi ni Annalyn. Very good. Si Ilay po ay mabait, sabi ni Richel. Si Nick, sabi ni Nikki Santos, kasipagan po. Ayan. Sabi ni Edina, masipag po. Sabi ni Sarah Joy, mabait. Sabi ni Sharon, masinop. Sabi ni Bing, mapagmahal. Very good. Sabi ni Vivian, maalaga. Mabait daw, sabi ni Frangie. Ayan. Sabi ni Mian, responsible. Very good. Ayan. So sabi ni Selena, mabuting ina. Okay? Lahat ng sinabi niyo ay tama. At natutuwa si teacher kasi talagang nakikinig kayo sa kanyang kwento. Okay? So lahat ng yan, ang pagiging mabuting ina, magiging maalaga, okay? Pagiging maasikaso, pagiging responsabling ina, katulad ni Ilay, ay ginagawa din ng inyong mga nanay. Kaya naman, mga bata, dapat din kayong maging mabait sa inyong mga nanay. Kailangan din na mahalin nyo sila kasi kakaiba yung sakripisyo na ginagawa nila para sa inyo. Kaya pwede nyo sabihin si nanay at tatay na mahal din po kita dahil sa mga ginagawa niya sa inyo sa pang-araw-araw. Kaya salamat, magpasalamat din kayo nanay sa pagiging mabuting ina, pagiging maalaga. Ayan. Okay, so talaga namang napakaganda ng araw na ito sa lahat ng ating napag-aralan. Ano, natutuwa si teacher dahil nandyan kayo at hindi nyo ako iniiwan. At
sa susunod uli na Lunes. Okay, samahan niyo uli si Teacher Jay na lagi niyong abangan na ang mga kwento ni Teacher at ang ating pagbabasa. Okay? So ngayon ay puputulin muna natin 'to at panandalian muna si Teacher na magtatapos. Okay? Para bigyan ang iba nating mga tutors. Okay? So salamat sa inyong lahat, mga bata, mga nanay, mga tatay. Okay? Wag niyong kakalimutan na tumutok lagi po rito sa Etulay, ang ating online tutorial. So maraming salamat. God bless you. Bye-bye!